hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret File. Secret File. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret File. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Dang's Secret File. Si Dang na nawalan ng minamahal sa buhay bago magpasko. At hindi niya na kasama tong taong to sa pagsalubong ng bagong taon. Pinakamasakit na mangyayari sa buhay ng isang tao ay yung mamatayan siya ng minamahal. Kasi kapag nag-abroad lang o sumakabilang bahay lang, alam mong makikita mo pa eh. May chance pang makita mo, may chance pang makachikahan mo, makakwentuhan mo, makakutuhan mo. O di kaya naman, may chance pang umutang sa'yo. Kaya lang yung kapag kinuha na ng may kapal, alam mo na, afterlife na yun. Alam mo na, tanging sa panaginip mo na lang siya. Makikita, mahagkan, may yakap, mahalikan, makakwentuhan ulit. Kaya nga, ang sabi niya sa mga kabisyos natin na nakikinig ngayon, hanggat nandyan pa ang mga magulang, iparamdam ang pagmamahal. Yes. Yakapin nyo ang mga magulang ninyo habang nakakasama nyo pa sila. Bigyan nyo ng oras. Laanan nyo. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Tin Rivera. Iyak ako ng iyak ngayon. Nakakalungkot. Sana maging leksyon to sa iba. Na habang nabubuhay pa ang mga mahal natin sa buhay, e bigyan natin sila ng oras. Recently, namatay yung classmate ko. Before Christmas Day. Sariwang-sariwa pa. And masakit yun dahil bata pa siya. Bata pa kami. Yung akala natin, makakasama natin sila sa pagtanda. Pero hindi na pala. Kaya lagi lang magdasal at patuloy lang sa buhay. Shoutout po sa Team Rocketeers at Team Sawi from Tin Rivera. Actually, yun talaga yung isa sa mga pinakamalungkot o nakakalungkot na realidad ng buhay. Na may iba, kinukuha ng may kapal. Na alam mong, ang laki-laki pa sana ng potensyal. O, ang dami pa sana magagawa sa buhay. Kaya lang ang aga kinuha. Napatunayan nga yan nung nagka-COVID eh. Na kahit ano pa yung edad mo, pwede kang tamaan ito. At pwede ka niyang kunin anytime. Na kahit gano'n pa karami yung pera mo sa bangko, kapag oras mo na. Na kahit ang dami mong koneksyon sa buong mundo o sa Pilipinas, sa gobyerno, lahat pantay-pantay kapag nagkasakit. Sabi nga nila, yes, yung pera, oo, pwedeng maging rason para madugtungan yung buhay mo. Pero hindi siya ultimate indicator para humaba o magpahaba ng buhay mo or of a lifespan. Money is not the ultimate indicator of your lifespan. Hindi po sure kung hanggang kailan tayo dito. Kaya, yung mga sobrang pera mo,
i-donate mo na sa akin. Charot, medarot. Yung pala yun. Anyway, eto naman sabi ni Laureas Bernard. Ang haba ng comment ni Laureas Bernard. Ah. Try ko po siyang paiksiin, pero basahin ko muna. I remember my mom, nung nasa ospital siya, nakakatulala. Ang sakit nung part na pagbisita ko sa ospital, wala na sa kama ang nanay ko. Kasi, bago mangyari yun, nasa school ako eh. Tulo lang ang luha ko. Parang ayaw ko nang umuwi nun sa bahay namin. Naalala ko lang yung nanay ko. Yung tipong kapag wala akong pagkain, lulutuan niya ako. Yung tipong pag ayaw ko matulog, tatabihan niya ako. Ako ang kasama niya. Nakita ko naman kung paano siya lumaban sa sakit na chronic kidney disease. Nakita ko lahat ng yun. Pero ayun, sana talaga ay masulit natin ang pagkakataon natin na nakakasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Yun lamang po, DJ Rocky from Laurelejas, Bernard. Naniniwala ba kayo dun sa kasabihan na yes, at some point, pag nakaburol yung taong mahal nyo sa buhay, parang hindi pa siya ganun nagsisink in. Wait till you come home. Dun daw lahat magsisink in. Pag napauwi ka na ng bahay, dun mo mararamdaman yung loneliness. Dun mo mararamdaman na merong nawala. Yung grief, yung sorrow. Lahat-lahat nang dapat mong maramdaman dahil namatayan ka. Hahagulgul ka, lulupasay ka, yayakapin mo lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa'yo doon sa minamahal mo. Lahat ng pwede mong hawakan mo. O minsan yung iba, hindi nila mahawakan, hindi nila matingnan. Kasi sobrang sakit. At kahit lumipas pa yung maraming taon, andun pa rin yung sakit. Natututo ka lang na i-handle yung sitwasyon, yung sakit. Pero, it's gonna live forever. Anyway, eto naman sabi ni Aliana. Bumabalik na naman yung sakit ng kahapon. Sobrang sakit na makikita ng dalawang mga mata mo na yung mahal mo sa buhay nahihirapan ng huminga. At ang pinakamasakit ay yung magpapaalam ka na sa nanay mo. Nakakaiyak. Yakap sender. Alam kong sobrang sakit pero walang ibang makakatulong sa akin sa sakit na yan kundi mga sarili natin. Iiyak lang natin. Hanggat andyan yung pain. Kasi kahit papaano nakakabawas yan ang sakit. Hirap talaga pag nanay mo yung nawala. Hindi mo alam kung kanino ka lalapit kapag hindi ka okay. Oo, lalong-lalo na kapag grabe yung bonding ninyo ng nanay mo. Yung parang etong nanay mong to, yung best friend mo. Ay kay Charles Sancho. At ang sabi niya dito, just a quotation for our sender. It is alright if everything does not feel merry and bright. It is alright if everything doesn't feel merry and bright. It's okay not to be okay. Marami kasi sa atin, pag nakakita ng taong malungkot,
parang ini-invalidate natin yung feelings or emotion ng tao. Tipong, ba't ka nalulungkot? Eh, parang yan lang. Kung pwede mo lang siyang yakapin ng sobrang higpit, pero sa leeg nga lang, gagawin mo. Sana, kapag nakakita tayo ng taong dinarama niya yung emosyon na dapat niyang maramdaman, just let him or her be. Let us validate those feelings. Let us not invalidate each other's feelings. At huwag nating sasabihin sa isang taong nagluluksa na makaka-move on ka rin, magiging masaya ka rin. Kasi wala po kayo sa posisyon nun. Although, lahat naman tayo nakakaranas ng ganito or nakaranas na na mawala ng minamahal sa buhay. Pwedeng kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, mentor ninyo, ka-school ninyo, direct family member ninyo. Alam mo yon, lahat naman tayo posible at hindi malabo na maka-experience ng ganun. So sana magkaunawaan tayo sa ganun. Pangunawa, kalawakan ng utak, paramdam mo lang dun sa tao na nandito ka kasama niya. This secret file offers us a lesson of understanding each feeling or emotion. Pangalawa, this secret file offers a lesson about making time for the people that we love or the people that love us. Kasi hindi po pwedeng tsaka na. Di, tsaka na ako pupunta sa reunion. Tsaka na ako uwi dyan sa bahay. Tsaka na. Ang ending, wala na. Wala ka na mauwian. Wala ka na mga kasama, wala ka na mga katawanan. Kaya, itong mga panahon na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sulitin natin. Work-life balance, kung po pwede. Huwag lang natin palampasin yung araw na hindi natin maipadama na mahal natin sila. Especially our parents. Lalo-lalo na itong mga parents na napaka-responsable at alam natin inalagaan tayo ng sobra-sobra. I know walang kasing sakit and forever mo itong dadalhin sa buhay mo. But I just hope you'll get by. One step at a time. Ramdamin mo lang. And you'll just learn to deal with it. Baunin mo araw-araw ang mga naturo sa'yo ng nanay mo. Malamang kapag ikaw, secret file sender lang, nagkaroon ka ng pamilya, kung ano yung bonding ninyo ng nanay mo, baka may apply nyo rin yun o mo rin yun dun sa magiging anak mo. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakidera@gmail.com. I gotta say, BRB is in bathroom break. You are still with me, DJ Raki. And you are listening here sa Stasyong Number 1 sa mga malulupet manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Law Radio. This is Dang's Secret Farm. Sasakyan!